sa pang-umano'y scam hub sa Parañaque City, ni-raid ng mga otoridad. Kabilang sa mga modus nito ay ang paggamit ng babaeng poser account para makapanloko. Nagbabalik si Bel Custodio. Sinalakay ng mga otoridad ang AIA company na isang scam hub sa 9 na palapag ng isang paupahang gusali sa Parañaque City bandang alas 2 kaninang umaga. Ilang mga computer-related scam ang nadatna ng lusubin ito ng pinagsanib-pwersa ng National Capital Region Police Office Regional Intelligence Division, Parañaque City Police at mga kawaninang PAGCOR. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng impormasyon may fraudulent activity sa naturang kumpanya. Sangkot ang kumpanya sa panuloko sa ilang mga foreign nationals sa pamamagitan ng love scam at trading scam. Target sa search warrant na inilabas sa Manila Regional Trial Court ang Chinese national na may generic name na Nan Shan na sinasabing boss ng scam hub. Isang buwan isinagawa ng mga otoridad ang case build-up. Lumabas sa imbestigasyon na walang kaukulang dokumento at hindi nakasunod sa compliance ang nasabing kumpanya, pero patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Kaya masasabing Pogo Hub umano ang scam hub ayon sa inisyal na detalye mula sa Regional Intelligence Division ng NCR. Target lang ng mga otoridad na pasukin ng Room 901, pero 7 pang mga kwarto ang naabutan nila kung saan isinasagawa ang computer-related fraud. Isa sa panulokong ginagawa ng mga empleyado ang love scam. Makikita dito ang pangi-scam through chat at nasa inbox ang mga iba pang target ng love scam. Gumagamit din sila ng artificial intelligence para maiba ang features sa kanilang mukha kung sakaling mag-request ng video call ang biktima ng scam. Tila opisina ang setup dito, pero pasukin naman natin ang loob ng kwartong ito. Abay, nagmukha ng bahay o. Meron pang sofa bed na nakaset up dito na ginagamit umano ng mga modelong scammer para mas panaywalain ang kanilang biktima through video call. Dito naeengganyo na nilang mag-invest ang biktima. Pumunta naman tayo sa bahaging yun. Dito naman ang setup ay parang opisina ng isang fashion designer at ito na umano ang naratibo ng mga suspect. Meron din crypto scam kung saan kukunin nila ang loob ng biktima para maengganyong mag-invest sa kanila gamit ang crypto. Isa sa mga nadatna ng mga otoridad ang 24 taong gulang na lalaking ito. Nirecruit daw siya ng isang Pinoy na employer pero data encoder ang sinabi sa kanya na job description. Ang hindi niya alam, pang i-scam na pala ang ipapagawa sa kanya. Pag nag-invest sila, ano lang po, papapasukin lang po naman sila ng pera. Hindi sila nakaka-withdraw. Mga foreigners daw ang target nila. Ilan dito ay mga taga-US at Spain. Gumagamit siya ng babaeng poser account sa pangluloko. 12 oras na nagtatrabaho ang mga empleyado ng illegal na kumpanya. Magkano kita mo dito? 30 po. 30? Opo. Per month? Per month. Kailangan lang po talaga dala ng pangangailangan. Call center naman ang sabi ng recruiter na 20 taong gulang na trainee raw ng scam hub. 20,000 naman ang offers sa kanya. May nag-i-explain po sa amin na isang recruiter na tapos ini-explain po sa amin yun. And then, yung nangyayari po, papanguha po kami ng malaking sahod daw. Pero kapag may nagawa po kaming mali o isang pagkakamali lang, ipe-penalty, babawas daw, ikakaltas daw po yung sahod. May binibigay raw sa kanilang number ang management at sila ang kukuha ng impormasyon ng mga ito sa pamamagitan ng text message na tila survey. Mahigit 40 clients, 40 daw, hindi naman po namin kaya yung kunin. Kaya sabi daw, kaltas daw po yung sahod namin. Nagkaroon ng inventory ang mga nakumpiskang gamit, gaya ng cellphone at computer. Sa inisyal na ulat ng Regional Intelligence Division ng NCR, hindi bababa sa 400 empleyado ang naabutan sa 8 kwarto mula sa 9 na palapag ng gusali. Kabilang dito ang ilang mga Pilipino, Chinese at Indonesian. Habang 3 Chinese pa ang inaresto kabilang ang manager at team leader na pawang foreign national. Handa namang tumayo bilang witness sa nasabing scam ang ilang naabutang empleyado sa raid. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.